Lagyan namin ng dextrose powder. Kasi nga, hindi na siya naka-dextrose. So, dextrose powder. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano ko inalagaan yung aso namin, yung Das Hans. Ito si Penko ito guys. So, nagkaroon siya ng sakit sa liver at saka sa kidney. So, epekto nun, kaya nakakalbo siya guys. Ginupit ko na lang siya kasi kusa naman na natatanggal to. Nagiging ganito na siya. Pero, okay lang daw siya, sabi ng doktor. So, ang epekto rin ng ano sa kanya, yung sa sakit niya, naputol na guys yung dila niya. So, wala na siyang dila. Hindi na siya makadila, hindi na siya makainom. Before guys, hindi na siya talaga tumatayo, hindi na siya umiinom ng tubig kasi nga yung dila niya pala ay nagiging may epekto na pala dun sa sakit niya, so napuputol na siya. So ngayon sabi nung una ipapatay na daw namin siya kasi nga meron daw siyang rabies, nakagat daw siya ng aso na ganyan, hindi namin nakita, naglalaway na kasi siya guys, so hindi namin pinapatay. Inobserbahan ko siya kung talagang rabies yung naging sakit niya. So after 2 weeks, hindi naman rabies kasi 1 week lang mamamatay na dapat kung rabies. So 2 weeks hindi pa siya namamatay. So pina-check namin yung dugo niya at saka yung pina-x-ray namin siya. After namin siyang ipa-x-ray, saka pina-check namin yung dugo niya. So wala lumabas sa x-ray niya. Ang may lumabas sa dugo niya ay nga daw infected na yung liver niya tsaka yung kidney. So, ang ginawa ko, dito na lang namin siya ginamot sa bahay. So, dami namin pinainom sa kanya na binigay din naman ng doktor. So, ayan, after 2 weeks, ayan na siya. Dinextrose namin siya ng naka 2 liters siya ng dextrose hanggang sa ayan, nakakalakad na siya ulit. Nakakatakbo na. Nakakatahol na rin siya kahit wala siyang dila. Pero, hindi pa siya nakakakain kasi nga wala siyang dila. Kaya ang ginagawa namin pagpapakain sa kanya ay ganito guys. Tinitimplahan namin siya ng malalambot na pagkain. Ito rin guys. Ayan, sobrang lambot niya. Diba? Lalagyan nyo lang siya sa mainit na tubig. Tapos, maligam-gam na, papakain nyo na sa kanya. Titimpla nyo siya sa ganito. Pwede rin dog food na dinurog tapos may gatas. So ganito ko siya pinapakain guys. Kasi nga dati mayroon yung bunganga niya, mayroon na siyang sugat dito sa magilid. Dumudugo lagi yan. Saka yung dila niya rin dumudugo kasi naputol. Hindi na namin pa-operahan kasi kusa na siyang nawala. Pinutol niya. Ngat-ngat-ngat niya guys. Kasi ang mahal-mahal nung pagpapaputol siguro narinig niya. 10,000 guys, so operahan yung dila niya, pero kinabukasan, pinutol na niya sarili, minatkat-ngat-ngat niya hanggang matanggal sa dila niya, diba, galing, kaya hindi na namin siya na ipa-opera, siya na nag-opera sa sarili niya, kaya ayan na siya guys ngayon, masigla na naman siya, so ganito ko siya pinapakain guys, hanggang sa nakasurvive siya. Ganito guys, dito siya sa gilid. Tutusok mo lang dyan. Yan. Yan. Kusa na siyang bumababa dun sa may gilid ng ano niya. Hindi naman siya guys nasasaktan kasi balat naman to. So, dyan naman talaga ang tamang paghawak sa mga aso. Kahit askal pa siya, ganyan talaga guys. Kahit sa pusa. One, two, three. So, ayan guys. Hindi niya nasasaktan. So, ganun lang guys. Ayan. Ayan guys. Ay. Talagang pagkaganyan guys, eh, kailangan nyo mag-ready dahil madumi talaga. Dudumi talaga ang paligid nyo. Inumin muna natin siya ng tubig. Tubig guys, yan ang din.
yan talaga guys, kasi wala siyang dila eh. So, kailangan natin ang basahin sa tabilagi para pampunas ang bunganga niya. So, normal lang yung ano niya, normal lang yung ano niya guys, yung pag-ubo niya. Kasi minsan ayaw niya yung pagkain, kaya siya umuubo-ubo kunwari. Kunwari lang yung para pigilan lang siya. So, konti pa lang nakakain niya. Guys, so, ayan. Kita niyo naman, nilululok naman niya. Kasi nandito na siya. So, diretso na yan sa gilid papunta dyan. Susuportahan lang natin siya ng bisaya na. Susuportahan lang natin siya ng tubig. Para hindi siya bilawukan, kasi medyo may mga medyo dry. Ayan guys, nag-iinerte siya guys, kasi ayaw niya na ng pagkain, kaya ganun. Ayan, ganyan lang guys, survivor naman siya eh. Dati hindi na siya talaga kumakain. Pero ngayon, yun siya. Malakas na siya. Ayan guys. So yung tubig niya guys, nilalagyan namin ng dextrose powder. Kasi nga hindi na siya naka-dextrose. So dextrose powder tsaka mineral water, yun ang tubig niya. So 3 times a day, ganyan ang ginagawa namin sa kanya. Pero minsan, hindi naman minsan, talagang daily din, nagmimerienda din siya. Tapos every 1 hour tubig, papainumin siya ng tubig. Tatlong ganito, at least 3 to 4 na ganito. Kaya mauubos na niya guys, talagang pipilitin niyang ubusin yan. Kasi nga hindi na siya makanguya. Nakakangat-ngat siya, pero hindi na siya nakakalulok kasi nga wala siyang dila. So ayan guys, naipakita ko na sa inyo kung paano namin siya inaalagaan kahit wala na siyang dila. Ayan, so ganyan lang guys. Ayan, wala na siyang dila talaga, oh. Ayan, may dila siya, yung pinakadulo na lang. So guys, ayan na, i-share na namin sa inyo kung paano namin siya inaalagaan. So, ayan na siya ngayon. Ayan na si Pengkoy namin. Buhay na siya. Pero, uulitin uli yung kanyang test ng dugo. Para malaman kung okay na ba yung liver niya tsaka yung kidney niya. Kung nakasurvive na ba talaga siya. So that's it for today guys. See you sa susunod kong video. Sana'y nakatulong ako sa inyo, sa mga pet lovers dyan. Ayan guys, so hanggang sa muli guys, maraming salamat, babush.